I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. Mga dakilang bagay. Alam ko po na sa araw na ito, ang lahat dito ay nag-expect na muli gagawa ang Panginoon ng mga dakilang bagay sa kanyang buhay mismo at sa kanyang pamilya. Kung tayo po ay patuloy na expect na ito ang gagawin ng Panginoon, hindi po tayo bibiguin ng Diyos. At patuloy na ang Diyos ang kikilos mula sa oras na ito, mula kanina pa hanggang sa matapos ang gawain. At alam ko pong hindi po kayo buwing bigo sapagkat ang Diyos ang inyong pinuntahan, ang kanyang mensahe, at alam ko po na ibababa sa inyo ng Panginoon ang mga bagay na nais nyo sa Kanya. Kaya inaanyahan ko po ang lahat na tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Tayong lahat ay magtaas ng dalawang kamay. Yumuko at pumikit. At muli nating pakanasain ang mas malakas pang kapangyarihan ng Diyos. Ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na patuloy na ginagamit upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba, ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Hallelujah. Oh, somebody put up a prayer.
May the Lord bless His holy word. Ang sabi natin, Barnabas, dito lang na sa kita, dito hindi niya tanakatapos sa kita. Barnabas, medyo mahihayin parang talaga rito. Uli ko natin, Barnabas, wala na konti niya. The son of encouragement. Yeah, ito yung pangalan ibinigay ng mga apostles kay Joseph. Ang dadala ng pangalan niya, Joseph. Pero pinalitan pa ng Barnabas. Barnabas means the son of encouragement given by the apostles. Yeah. Bakit siya pinangalan ng Barnabas? Sapagkat ang ibig sabihin, he is an encourager. He was an encouragement to the believers. Nakikinig po kung ba tayo rito? Yeah. Hindi siya pasaway. Amen. Siya po ay pagpapala sa mga mananampalataya. Amen. Do you want to become an encouragement to your family, to your loved ones and relatives? Do you want to become an encouragement to your classmates? Do you want to become an encouragement to our brethren in Christ? Do you want to become an encouragement sa ating bansa? Sa Sandaigdigan? Ikaw ka po ba rito? Naalala mo po nung ako po'y kumuha ng card ni Joshua sa school nila. Kasi ako yung kumuha ng card nila every grade nila. Sabi sa akin ng advisor niya ng board yung sabi sa akin, Pasko, sabi niya. Si Joshua, to the extent na maraming hindi nagatawa at matulungan lang yung mga classmates niya. Ito ang pa rito. Yan. At nung graduation nila, isang classmate niya ang umila sa kanya. Tapos dinala si Joshua sa mami niya. Sabi niya, mami, mami. Sabi niya, ganun. Ito ang dahilan kung bakit ako nakapasok sa ONU. Amen. Ito ang pa rito. Kasi that time, it was a history. Kalahati ng fortune nakapasok sa honor. Amen? Ito ang pahuba rito. At tinuturo nila si Joshua ang naging encouragement nila para makapasok sila sa honor. Amen? Para natin ang pahitin sa honor. At sabi nga, nung siya ay hindi naman siya tumakbo para maging presidente ng kanilang classroom. Hindi naman siya tumakbo para maging presidente ng student council. Siya lang talaga yung pinatakbo ng mga eskwela niya. Naging presidente siya ng kanyang classroom. Naging presidente siya ng student council ng kanilang eskwela. Then when he, after ng kanyang senior days, alam mo, then nagpunta siya ng UST. At para ako nga, ayoko siyang pagkaranin sa UST kasi minamahal eh. Naalala ko yung aking panganay na anak si J.I. taking up accountancy in UST. Parang sabi ko yung biyahe niya malayo. Naalala ko pa yung anak ko nung mauwi eh. May sugat sa paa yung panganay namin. At nabundol yata ako kung panumang nakabundol sa kanya. Kaya para sa akin, ayoko sana siya sa UST pero yung salita lang ng Diyos sa amin po sa buma. And but I find UST a nice place, a nice school, amen. Then, nasa, nung siya ay nag-aaral ng UST, first year person, at then, hindi naman siya kilala roon, kita ang pag-uha dito. Then, the following sem, ay dumating ang time, sumakit yung lalaw muna. Siyempre, alam niyo na kung bakit sumakit ang lalaw muna. Sumakit din yung ulo. Taong pahuma rito. Kasi nagkaroon daw sila ng feeling in an open field, no? At sumakit ang ulo niya. Then, the Wednesday, ay parang hindi niya nakaya. Pumunta siya ng clinic ng UST. Then, nagpa-check up siya kasi masakit yung ulo niya. Taong pahuma rito. Then, sabi sa clinic, uwi ka na. No?
Pero ayaw niyong umuwi kasi meron doon sila presentation that time sa akin naman. So bumalik siya ng classroom. Itawa pa ba? Then pagbalik niya ng classroom, nangyayari pala, nagbubutuhan. Itawa pa ba rito? Nagbubutuhan kung sino ang magiging presidente ng classroom. Itawa pa ba? Eh, wala naman siya sa classroom. At siya ang nabotong presidente. Walang tao dito. Ano yung sinasabi ko? Pumulipin ko ulit. Sino nakakaintindi taas ang kaman? Eh, mabuti naman. Talagang mahihain na talaga kayo. Talagang mag-express niya sa sarili nito. Hindi na talaga kayo, ano? Tano tayo yung mga Amerikano, yung mga Amerikano. Wanting people lang, standing condition, nagpapalampakan talaga eh. At tayo mga Pilipino, siya na tayo mo niya. Yan, talaga, talaga. Malapakan! Is my prophecy to Josh that as the Lord made you a leader in your high school, in your academy, no? sa iyo, akadeng yung pinagalitan. Sa pupuntahan mo pa, you will become a postal leader. May tao pa mo ba dito? At nangyari na. Sa bangat bigla ang Lord, nakikinig pa mo ba tayo? Yay! Ano ba nga ako? Pagkakit ng mga tao dito. Kung bakit pinahintulutan ng Diyos na tayo ay nagiging leader at dapat tayong maging leader. Amen. The Bible says we are the heads, not the tail. Now we are the leaders, not just followers, the Bible says. At kung bakit tayo, nais na Diyos na tayo ay maging leader, sapagkat nais ng Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay, ay malid natin ang mga tao sa true salvation ni Jesus Christ. Amen? We will lead people, no? Sa kabutihan, sa kagandahan, sa kainaman, no? And we will lead them to fulfill their high calling and perfect destiny in Christ. Amen? God wants us to become an encouragement. Pakisabi, encouragement. Wow. Okay, nagkasalita na sila. Katabi ako. So, ito po si Joseph na a Levite, no? And the apostles called him, no? Barnabas, no? The apostles changed his name from Joseph, no? A beautiful name, but the apostles changed his name from Joseph into Barnabas. Pagkikin namin pangalang Barnabas, hindi maganda, di ba? Joseph na, palitan mo pang Barnabas. Palagay ko yung bulso kong anak na si Joseph, pag kinamang ko siyang Barnabas, hindi papayag yan. Eh. Pero hindi sabihin ng Barnabas, ang encouragement. Paano siya naging encouragement? Paano siya naging encourager? Do you want to know? Sino gusto mag-alam? O next na lang, magbalik ulit. I will be here next month. Amen? May 1 and May 2 and May 3. So, sino today ito? Walang virus. Gusto nyo ba talaga malaman kung bakit siya ang tinawag na encourager o encouragement? Gusto nyo ba talaga malaman? Pag nalaman nyo, will you imitate him? Susundan nyo ba siya? Will you follow his example? His good example? Amen. Kung wag niyo sa pagkuntang MG pa, nag-iisip eh. In the book of Acts chapter 4, verse 36, everybody, open your Bible and shall we read it? No? And time will come, magkakaroon tayo rito ng projector. And we will have our own church, our very own, sarili natin. At talagyan natin ang air-condition. That is my promise. Acts chapter 4, verse 36. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold and appealed him
and brought the money at the apostles' feet. Nagiginig po ba tayo? Nagbenta siya ng bukirin. Yung napagbilang niya ay nilagay niya sa paanan ng mga apostoles. Pinagkatiwala niya sa mga apostoles at pamamahala nito sa mga alaga nito. Amen. Hindi niya ito binigay sa mga nasunugan. Hindi niya ito binigay sa sinalanta ng bagyo sa Tacloban. Nakikinig pa po ba tayo? Although, noong panahon ng Pundoy, tayo ay tumulong doon. Pati sa Tacloban, nagpadala tayo roon. Kaya kung mapapansin po ninyo yung sobre natin, sana basahin ninyo, may nakalagay po dyan Ministry of Compassion. Ang offering na iyan ay para sa mga those who are in need and the poorest of the poor. Amen. If you want to help the poor, so the needy, meron tayong sobre dyan, the Ministry of Compassion, yan ang kahulugan niyan. Pag nilagay mo yung offering dyan, amen, tinatabi yan, at para sa mga nangangailangan, yan ang ating tinutulong. May pondo tayo. Amen. Amen po ba? Pondo po natin yan para sa mga nangangailangan sa mahirap. Amen po ba? Hindi po yan binubulsa ng sino pa man. Yan ay pondo natin for the poor and for the needy. Amen. Kaya kung gusto nyo makita yung ating pagbibigayan, tingnan ninyo yung sobre roon. Pag-aralan ninyo, tanungin nyo sa mga leaders natin, para saan ba to? Para saan ba to? Para saan ba to? Para saan ba to? At ipapaliwanag po nila sa inyo. At yung nakalagay ng Minister of Compassion dyan, yan po yung offering natin upang sa ganun magkaroon tayo ng fund at maitulong po natin yan sa mga nangangailangan. Amen po ba? Pero ito po, hindi po niya ibinigay sa GMA 7, sa ABS-CBN, or any civic-oriented group. Ano po? Civic-oriented group. Bagus ang ginawa po ni Barnabas, yung kanyang bukirin na binenta, nakikinig pa po ba tayo? Binigay niya sa mga apostoles. Bahala na po kayong gamitin niya na ipamahagihan. Amen po ba? At dahil dito, na-encourage at makamahal ng palataya. Even the apostles na were encouraged, no? And they changed the name of Joseph into Barnabas. Kinahita, nakikinig po ba tayo? Alam mo, make a difference, I tell you. I am challenging you, make a difference. Make a difference in your school. Make a difference in your community. Make a difference in a church. Make a difference in our family. Make a difference. Sabihin natin, make a difference. Sabihin mo sa katabi mo, make a difference. What does it mean? Yun na nga, make a difference. Make an impact to your loved ones. Make an impact to your community. Make an impact to our church, to the body of Christ, to the nations of the world. At yung ginawa ni Barnabas is not an ordinary one. He saw the spirit and he brought the money to the apostles' feet. Amen? At hindi niya po diniktahan ng mga apostoles. Hindi niya siya nabi, ito, dito mo lagay yan. Ito, dito mo lagay yan. Ito, dito mo lagay yan. Yung matitira, dito mo lagay yan. Hindi mo ako. Nakikinig pa po ba tayo? You know, napakaraming nagkakaloob at nagdodonate. Pero ang ginagawa po nila, itindiktahan nila yung pinagdodonate nila. Amen po ba? Saan ko din nila? Isong lay, sasaan? Ito lang po ba rito? The power, the attitude is ay ganyan. I would ask you, don't give. If you don't have trust, don't give. Amen? Hindi ka makakatulog, ito yun. Natutulog ka na, saan kaya dito yun? Saan kaya dito yun? Saan kaya? Saan kaya yun? Saan kaya namin tayo? But you know, if you are giving wholeheartedly and cheerfully, amen, makakatulog ka ng mahimbing, amen. Binigay ko sa Panginoon yun eh. At hindi ko binigay sa tao yan, binigay ko sa Diyos yan. Bahala ang Diyos ang magpatay. Amen! Amen! Kapag binigay mo sa Diyos, matulog ka ng mahimbing, hayaan mo ang Diyos ang magpatay niya.
When the Lord called me into full-time ministry, sabi nila, nag-graduate naman kayo. Sinasayang yung buhay ninyo. Nag-full-time kayo, wala naman kayong salary niya. Mga martir kayo. You know, yung mga the starting of ministry, truly, a hard days. Those are hard days, I tell you. Hindi kami nakakakain. Hindi kami nakakatulog. Kasi wala naman makain eh. Wala ka naman matulugan. Wala ka naman matira. Pero, narinig ko yung tinig na Lord. Sabi-sabi na Lord. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa akin. Ipagkatiwala mo ang buhay ng Panginoon. Maging lahat ng mga manggagamang, ako ang bahala sa akin sa inyong lahat. Amen! Ako ang bahala sa inyong. Ipagkatiwala mo ang Panginoon. Ano bang gagawin natin kung sinabi ni Lord na ako ng bahala sa lahat? Hindi pagkatiwala mo ng lahat sa kanya. Amen. At salamat sa Panginoon, I've been in the full-time ministry since 1988. At hindi po kami ginutom ng Panginoon. Amen po ba? Lahat ng mga anak ko, nag-aaral sila sa private school. Wala kaming utang sa kanila. Sila ba ang may utang sa amin? Amen. Bakit sila dapat may utang sa amin? Kasi may school sila eh. Dapat sa simula po lang ng pagpasok ng mga anak ko sa school na iyon, automatic lang 20% discount dapat kami. Dahil ang anak ng pastor ay dapat natin may 20% discount sa first school. Amen po ba? Eh, hindi na pa ipatupad. Sabi nila, nag-restart ang ministry. So wala. So, pinahintulutan namin ito. At salamat sa Panginoon, wala po kami utang namin. Mayan po namin ang lahat. May tao pa po ba rito? Ituloy po natin ang pagbasa, mga minamahal, sa aklat po ng Gawa 5. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. Pakisabi, piece of property. Pero mag-asawa si Ananias at si Sapphira. I do not know how many square meters they had. I do not know how many hectares, no? They had. At nung oras na yun, hindi po nila binenta yung buong lupa nila. Amen. Just a piece of property. Bahagi lang. Bahagi lang. At yung bahagi lang na kanila pinagbilan ay pinangako nila sa Diyos. Hindi po, pagsabi hindi po. Bahagi lang, bahagi lang, bahagi. At ang sabi nila, itong bahagi, no, ng lupa na amin na pagbilan, ibibigay namin ito para sa Panginoon. Amen. Ngayon, ano pong nangyari? Yeah. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself, but broke the rest and put it at the apostles' feet. Nakikinig po ba tayo? Nagkaroon ng connivance yung mag-asawa. Ananias sa kasi sa pira. Hindi na buo yung benta nila, kapiraso lang. Nung nahawakan na nila yung pera, amen! Lumaki yung mga mata nila. Sabi nila, lupa na. Lupa, naging pera na. Dati lupa lang ito, pero ngayon pera na. Usapin dalawa. Hali, yung pinangako natin buo na ibibigay natin para sa sa'yo, ibibigay mo ba natin, hali? Sumagot naman si hali. Hali, sayang. Wala namang nakakaalam, hali.
huwag na natin ibigay ng buhok. Amen! So, hindi nila binigay yung buhok. Ayan ang maraming Kristiyano, maraming panghako sa Lord. Pero pag dumating na, hindi na natutupan. Amen! Ito, lupang ito para kay Lord, pero darating ang time. Hindi na, hindi na lupa ni Lord, sementeryo na yan. Ito, ito, pera ito para kay Lord, et cetera, para kay Lord. My life is for Jesus, all for Jesus, at yan. No, darating ang panahon, wala na. Nagiginig pa ho ba tayo? Pero ang tanong ay ito, sabi nga ni Gagini, natutulog ba ang Diyos? No? The Bible says, nothing no? is hidden before God. Walang kalinang natatago, walang kalinigit sa Diyos. Verse 3, yan ang Bible po nandito na, nasa mga sayo po nito, isa-isa na po na. Verse 3, then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart? Kapag meron ka pala may pinangako sa Diyos, at yan ay hindi mo pinangako kanino man, hindi mo yan pinangako sa bayan, pinangako mo yan sa Diyos, kapag hindi mo pala pinupad yan, si Satanas pala ay pumasok sa puso mo. Hello? It is not my word, I tell you. It is God's word. I am just reading God's word. Amen? You can find it for yourself. Basahin ninyo ang sarili ninyong Biblia. Ano man ang translation or version yan, nakasulat po yan yan. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled you? May tao pa ho ba rito? That you have lied to the Holy Spirit. Nagsinungaling ka sa banal na Espiritu. Oh, sabi ng mga Iglesia ni Cristo. Sabi ng mga Jehovah's Witnesses and other religions. The Holy Spirit is not God. The Holy Spirit is just a force, a power. They said, kagaya ng gasolina. Gasolina lang yan. Na hindi natakbo ang kotse pag walang gasolina. But you know, they are wrong. There is only one God, but has three divine, distinct personalities. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Matthew 28, verse 19 says, go into all the world and teach all nations, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen? Sabi nila, ang word na Trinity wala sa Bible. Truly, wala talaga. Absolutely, wala talaga ang word na Trinity sa Bible. Pero yung in the name, in a singular form, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. And that is the Trinity. Three, in one. Amen. Ang salita ng Biblia ay nababasa niya sa Biblia? Wala! What does the Bible mean? Bible means one book composes of many books. That's the meaning of the Bible. May tao pa ho ba rito? Kaya wala yung sinasabi nila na ang Holy Spirit ay tao lamang o ang verse lamang or just a power at sinasabi nila there's no Trinity. Mali-mali sila. At ang sabi rito ng Biblia, you have lied, no? To the Holy Spirit. Nagsinungaling ka sa banal na Espiritu. Kung ang banal na Espiritu ay kapangyarihan, pwede ka ba magsinungaling sa banal na sa kapangyarihan? Pwede ka ba magsinungaling sa kapangyarihan? Hello? Tanamin ko po kayo, pwede ka ba magsinungaling sa kapangyarihan? Pwede ka ba magsinungaling sa pwersa? Oh, amen. Kanino ka pwede magsinungaling? Kanino? Sa tao? Kanino pa? Sa Diyos. Dalawa lang ang pwede mong magsinungalingan. Ang Diyos at ang tao. Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received from the land? Didn't it belong to you before it was sold?
and after the money were sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? Ito, take note. You have not lied. Just the human beings, but God. Hindi ka nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling ka sa Diyos. Kanino nagsinungaling sa Diyos? Sa pira? Sa Diyos. Sino yung Diyos? Sino yung Diyos? Holy Spirit. We have to interpret the Bible by its context. No? Paano natin i-interpret ang Biblia? Let the Bible interpret itself. Pag tayo magkaaroon ng private interpretation, tapaw ba nito? At ito yung malungkot. Pasensya na po kayo. Iisa lang ang Diyos sa binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Pero nakalulungkot, ang Trinity nito ay hindi nakilala ng marami. Mas nakilala pa nila si San Isidro Labrador, si Santa Clara. Kung sino-sinong santo ay nakilala nila, pero hindi nila nakilala ang isang Diyos sa binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Since birth, no, we believe in the Holy Trinity. Pero hindi ko naiintindihan ang Holy Trinity, hindi ko man ipaliwanag kung bakit may Holy Trinity. Until na ako po'y nagbasa ng Biblia, kita ako po'y nagbasa. Mas taraw ka ng tuloy, pagganitong mahal na araw, pupunta kami ng grotto. Mas taraw ka lang po, pagganitong mahal na araw, mula Balintawa, Caloocan City, kasama ako roon na naka-barefoot, ano po? Walang saping sa paa, walang sinelas. Parang Balintawa, Caloocan, patungo ng isang bayon, nasa grotto nga ata, hindi na paalala. Mas 8 o'clock in the evening, hanggang alas 4 ng madaling araw, nilalakad namin yan, ang tabag namin penitensya. Because we believe na pagkatapos ng aming penitensya, mababawasan ng aming kasalanan. That's what we believe. Based on our belief, nakikinig pa rin pa tayo. Kasabay ko yung mga nagpapalot ng kanilang sarili. Pero yung iba, dito ko, yung iba, totoo talaga, pinapalit sarili, dito ko talaga, yung iba, fake. But merong ano po tulong. Yung iba naman ay, meron silang dalang na krus. Ilang beses kong ginawa po yan, siguro, ang pinakamababa yung talaga. Nakikinig pa ko pa tayo. Dahil yun ang paniniwala ko. At yun ang, I'm very sorry for this. At yun ang maling paniniwala ng mundo. Amen. Na tayo ay maraming kinikilala ng mga santo-santa at nakalimutan natin na kilalain ang isang Diyos sa binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Nakikinig pa ko ba tayo? Hindi natin nakilala. Who is God the Father? Who is Jehovah? And who is the Son? Jesus Christ the Emmanuel. And who is the Holy Spirit? Hindi natin nakilala. Ang mas pinakilala sa atin, Santa Clara, Pinumbino, ito yun. Patron ni Sharon po nito yun. Pag wala ka na anak, maog ka, pumunta ka ng uman ito, sumayo ka. Desyempre, yung po nang panahon na sa'yo, mga medyo makinaganyan. Pero ba, iba na yung panahon ngayon, di ba sa? Nandiyak lang yun. Nakikinig po po tayo. Pero ang sabi ng Biblia ay ganito, Ama namin, kanino tayo dapat manalangin? Ama namin, hindi sinabi, ina namin. Sambahin ang nga ang larawan mo. Tama? Nakikinig po ba tayo? Nga lang, hindi larawan. I-search mo ito. Yung mukha ni Jesus Christ na nakapako sa krus, yung mukha ni Jesus Christ na nakapismet, yan mukhang iyan ay hindi mukha ni Jesus Christ. Yan ay mukha na modelo ni Leonardo da Vinci. Amen!
Sapagkat si Christ, nung siya'y nagkatawang tao, wala siyang iniwang mukha. Hindi pa uso nun ang selfie. Walang litrato, walang picture na iniwan si Jesus Christ nung siya'y nagkatawang tao. Yung sinasabi nilang merong Veronica, na ang panyo ay pinahit sa mukha ni Kristo. At yung mukha ni Kristo ay nailagay daw sa panyo. Hindi po totoo yun. At wala rin lumino. Ito sino meron lumino? Wala. Si Longhino na nung tinamaan dito inuuna si Jesus Christ, hulag si Longhino tinamaan ng dugo, nakakita. You know? These are all just hypothesis. Nakikinig pa kung malayo. Kasi merong dalawang hapon na narating na Pilipinas eh. Kilala niyo kasi yung dalawang hapon na yun. Si Haka-Haka at si Kuro-Kuro. Haka-Haka, Kuro-Kuro. Kaya po tayo Haka-Haka, Kuro-Kuro eh. Pag kinakailangan natin, ito ang sabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord. The Word of the Lord. Tapos na ba nito? Kaya magalit na ganun si Jose Rizal eh. Sabi niya, lahat na lang pinababayaran ninyo. Pati bautismo, pinababayaran ninyo, sabi ni Jose Rizal. Sumura si Jose Rizal, mga babae sa Malolos. Grabe yun! Alam niyo ba kung bakit si Rizal pinapatay ng mga parili? Isulat ba naman niya si Padre Damaso, anak si Padre Clara? Grabe talaga si Jose Rizal. Kaya doon sa may bagong bayan, pinapatay si Jose Rizal, nakatalikod siya. Mi ultimo Diyos. Pero! Lumarap si Rizal, tapak. Alam niyo ba, yung word na nolimitangare is came from the Bible na ang ibig sabihin ng tas na yan. When Mary Magdalene wants to touch Jesus Christ, no, after the resurrection, before Jesus Christ, no, ascend to heaven, gusto niya hawakan si Christ. Sabi ni Lord, no, di nilang kami. That's me na. Pitao pa ko na. Alam niyo, nung una ko narinig yung mga pangangaral na ito, nag-aalis lang sa project. Sabi ko, pangbihira ang project. Ina-atake mo kami yung alam. Tapos ako marito. I got mad. But my cousin, no? My first cousin, kay Buya Simon Bible. Sabi niya, Kuya, find the truth. Ito ang maliit na Biblia. Basahin mo ito. Alamin mo ang katotohanan. Nakikinig pa ko ba tayo? Before, bago ko matulog, binabasa ko yung Biblia. Nandun ako sa sala. Binabasa ko yung Biblia every night. At nalaman ko, totoo pala ang sinasabi ng Biblia. Nasambahin ang hindi pala larawan ang pinapasamba ng Diyos. Alam ko na yun eh. Kahit nga nakakapitin. O paano na wala nga naman yung dalit. Kahit nga nakakapitin. But I do not know the meaning. Ang sila yung at the Bible. Until the Lord opened my mind. Opened my heart, my ears, everything. Hindi po ako na there's only one God, but has three divine persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And the three of them. 1 John 5:7 says, the three of them. Ikinig po ba tayo? Kaya sabi ni Peter, you have lied to the Holy Spirit, not to human beings. And you have lied to God. Nagsinungaling ka sa Diyos at sa tao. Mga minamahal, i-search po ninyo yung mukha ni Kristo na ating sinasamba ay hindi mukha ni Kristo yan. In fact, this is the story. Yan po ay miyembro ng choir sa Roma. Maamo ang mukha, hiniling ni Leonardo da Vinci. Can I make you a model? Ginawa nitong modelo, mukha na yung hindi mukha ni Kristo. Kaya yung larawan ng bultong sinasamba natin, hindi po yan. And in fact, bawal po yan. Exodus 20,
begin yung verse 3 hanggang verse 6. Thou shalt not make or thou shalt not have of any form. Huwag kang magkakaroon. Yung magkaroon lang, bawal na ito. Pakisabi, magkaroon lang, bawal. Huwag kang gagawa. Huwag kang luluhod sa anumang larawang inanyuan ng tao. Igawa ng tao yan. Tignan mo kayo sa akin. Bumili ako ng graba, mga mato. Bumili ako ng buhangin, amin. Bumili ako ng sumento. Hinalo-halo ko kayo. Nung nahalo ko kayo, gumawa ko kayo ng liwato. Nilagyan ko ng mga mata, kamay pa. Tapos pinikturahan ko ngayon, nakikinig pa ko tayo. Pinabitisyonan ko. May tao pang huba rito. Niluhuran ko ngayon, amin ko ba? May sobrang bato, may sobrang buhangin, may sobrang semento, amin ko ba? Nakita ko ngayon, yung aming daanan, lubak, nilagay ko ngayon yung sobrang ron. Inayos ko ngayon, inapakapaan ko ngayon. Ang tanong ko sa inyo ngayon, yung rebultong mula sa semento, bato, at buhangi, no? Na sinasamba ko, iyon ba ay iba? Doon sa nilagay ko, sa buta sa aming daanan na inapakapakan ko, magkaiba ba yun? Hindi! Yung sinamba ko, yung iba inapakapakan ko, eh wala namang pagkakaiba yun. Parehas simento, parehas bato, parehas buhangi, wala pinag iba. Kumuha ako ng kahoy at yung kahoy na ito tinabas ko. Nilagyan ko ng mga mata, tenga, etc. Pinabindisyan ako. Niluhuran ko ngayon. Sinamba ko siya. Yung sumobrang kahoy. Sayang! Pinanggagong ko ngayon. Ang tanong ko, yung sinamba ko, pinanggagong ko. Ano kaibahan? Wala! At ang sabi ng Bible, nakikinig at nanonood.
find for yourself what is the truth. And verse 5, when Ananias heard this, he fell down and died. Namatay siya. And great fear seized all to heart what had happened. No? Anong nangyari? Mumulagta si Ananias? Patay! Nagiginig pa ko ba tayo? Mga kapatid, ang mga walang Diyos. At tayong maniwalang walang Diyos. Nilalagay ang batas sa kamay. Kapag ang ating gobyerno o sino mang nasa batas at mababala sa talagad ng batas, ang hindi nakakagawa ng kanyang tungkulin, huwag kang makalala, ang Diyos ay magala. Okay. And the Bible says, Isaiah 9:6, and the following verses, and the government will be upon his shoulders. The Philippines is not owned by Pinoy. The Philippines is owned by God. China is owned by God. Splatly Island is owned by God. Amen? Sino man ang magkulang dyan, bahala ang Panginoon. Huwag natin ilagay ang batas sa ating mga kamay. Amen! Noon ang panahon yung wala ako sa Diyos, mapapakam mo, wala akong inuunungan. Gusto ko sabihin sa inyo, waray-waray ini. Pag sinabi mong waray-waray, walang inuunungan yan. Ang nanay ko maliit lang yan, pero walang inuunungan yan. Hindi yan pala away. Pero kung siya hinamon mo, hindi ka nuunungan yan. Ganyan ang pagkatao ko. Hindi kami umuurong, hindi kami umakas. At kasama ako sa lugar ng mga bahala na ka. Mga tata ko, sila mga kasama ko, sila mga kagrupo ko. Pag sinabi kong bahala na ka, bahala na yan. Pero nang nabuhan na din ako, natutuwa ko magpapunta. Natutuwa ko. Mag-ipata mo. Humingi ng dawat kahit na hindi ka nagalaman eh. Natututo ko ang maghiganti. At doon ko naranasan na pumapatak na lang ang luha sa mata. Masasabihin, bahala ka sa Diyos. Amen. Hindi naman natutulog ang Diyos eh. Ito ang mababayo ko sa inyo pag kayo po'y nagtitigay. Magbigay po kayo ng galing sa puso. Pag hindi kayo magbibigay ng galing sa puso, magbigay ng pinagbibigay. Amin po ba? At pag ibinibigay po ninyo, mas maganda. Patakan nyo ng luha. At ipatalagin ninyo. At sabihin nyo na, binigay ko ito sa iyo eh. Bahala ka na. Amin. Kung sinong magmerang magnanakaw dyan, bahala ka na. Amin. Ang tao pa ho ba rito? Mas magaling magbuntay ang Diyos kaysa sa atin. Amen. Mas magaling magbuntay ang Diyos kaysa sa atin. Amin. May tao pa ho ba rito? Lagi natin panalangin ang ating bansa. Hayaan natin na ang Diyos ang gumalaw sa ating bansa. Lagi natin panalangin ang sandaigdigan. Lagi natin panalangin ang ating iglesia, ang body of Christ. Lagi natin panalangin ang ating mga buhay, ang ating mga pamilya, ang magkatrabang pag na-negosyo natin. Lagi natin ipag-pray. Ipag-pasadyos natin. The Bible says in Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all of your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Ipagkatiwala mo ang lahat sa Diyos sa buong puso. Huwag kang malalaman sa sarili mong karunungan. At sa lahat ng panahon, sambunihin mo siya. Itutumpak niya ang iyong batas. Amen po ba? Amen po ba? Amen! Ang minamahal ang buhay ng tao na pakikiran. Sabi nga sa aklat ng Lucas 12, punong-puno na ang aking kapanin. Saan ko ba ilalagay ang aking bahay? Saan ko palalagay ang aking pera? Malalaki ako ba ang aking kapanin? Dapat ang sabi ng Lord, ikaw na ang aking. Ngayong gabi ko gunit ang pungunin ko mga ito. Amen. Aalin mo ba yung marami mong pera at aalin mo ba yung kapanin ngayon?
Natapa ko ba dito? Sayo mo natin at sa gusto. Jesus Christ is coming very, very soon. Kitang-kita na po natin the signs of His second coming. Nangyayari na po ang mga senyales. Wala na tayong dapat aksagahin panahon kung hindi ligtas ang sangkatauhan. Nagpupunta ko ng pinyahan sa mga kapatid natin doon na bilang pasasalamat nila sa Lord ay bisang pinapapunta nila tayo kung pinapakain nila tayo. At nagpapasalamat din naman ako sa ating mga kapatid dito at ako sa akin po sa ating pasasalamat sa akin na wala sa akin sa pamilya ko, sa mga kasama ko sa videos at sa mga nagalito, sa mga kasama natin dito sa ating videos. Actually, pinapasiraso ko yung hotel na tutulugan namin sa isang gabi pag-i-stay mo dito. At ito, Pastor Michael, pag-check mo yung ano, hotel na tutulugan namin one night. Pero kayo nagpapasalamat bukas ang mga tahanan ninyo, amen. Bukas ang mga kalderin ninyo. At ito kasi lahat, bukas ang mga eh, kapalitaan ko nga, mura lang yung hotel dyan, 500 lang. Opo, hindi naman ako nagsisyon na mali. Kasi nag-check din naman ako sa isang hotel eh. Libo-libo ako nila, wala ka. May tao pa ko ba rito? Hindi naman mahirap yung Diyos natin eh, amen? Lalagi nila, wala akong makain, wala akong mahal ng Diyos. Kaya ako maraming sakit, makalaki ng Diyos. Hindi na, ang Diyos. The Bible says, Apostle Paul said, I learned to be content to whatever extent I am. I learned to be full, and I learned to be empty. Lahat ng bagay, kaya ko yan eh. I can do all things from Christ who strengthens me. Sanay akong magdusa. Sanay din ako manalala. Ako po yung tao, sanay kahit sa madali. Pwede tayong kumain sa turo-turo. Pwede tayong kumain sa international buffet. Pwede tayong sa economy. Pwede tayong sa first class, and second class, and third class. Amen po ba? Kaya sabi ko, Pastor Michael, Pastor, pakitinan mo ngayon ko talaga sa rescue sa internet. May malapit-lapit dito. Pakipuntahan mo nga, diyan kami mag-check-in sa gabi. Diyan kami magpapalipas sa gabi. Kaya sabi niya, Pastor Michael, marami pong kapatiran. Handa po silang magbukas ng kanilang dahagat. Handa po silang magbukas ng kanilang kanilang. Handa po silang magbukas ng kanilang kanilang. At gusto kong sabihin sa inyo, hindi kami ang pinatuloy ng Diyos. Kung ang mga hindi binago ang buhay ay kinalam ninyo, tinawag niyong honorable. Honorable barangay captain ganito. Honorable congressman ganito. Mas kalangin niyo ang mga lipod ng Diyos. Huwag niyong tawagin lamang sa pangalan. Tawagin niyo sila sa title niya. Amen. 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 Kung ang Quezon City Mayor ay kinatawag natin honorable mayor Herbert Bautista, hamos mo ng mga lipod ng Diyos na hindi mo galaan na tawagin mo sa iyong pangalan. Ano? Apostol, propeta, evangelista, pastor at garo-garo. Yan ang tayo pinili. Amen po ba? Ito ang pagkukuro rito. Palapakan natin sa Diyos. Learn to respect. Give respect to those whom to italagay na, dapat na narespetuhin sila. Hindi kahit nga minsan, hindi ka dapat-dapat iwaraming, di ba, government officials? Still, we give respect to them. Hindi dahil sa sexy na lang because of their position. Amen? Yes. Kahit nga minsan, yung professor mo, may favorite issue, eh, di ba? Si Professor Pakundo, di ba, Kulangan? May favorite issue, tinatawagin mo, tinatawag mo siya, Pakundo! Hindi mo siya pwede tawagin, Pakundo. Pero, ano pa rin yung pagkala mo, amen? Tapa ko ba rito? Amen po ba? Lalo na ang mga Pilipino, magagalang tayo. Kahit na matatanda sa atin, kahit tayo. Amen? Kuya, ate, namuhok po tayo. Ano ang English na oo? Opo. Hindi, English na oo? Yes. Ano yung English na oo? O, walang English yan.
Ako? Yes, ako po. Wala akong naging Kristyan. Kasi yung upo, pinasamang pagkala ngayon. Kaya ito ba? Yes. Nagiginig ko ba tayo? Palakpakan natin sa Lord. Kaya ako si Barnabas po ay tinawag na son of encouragement. Why? Because he sold his field. His own field. Own field, ha? Nakikinig pa ko ba tayo? Kaya magagawa natin, tingin po kayo sa akin. Ipagalaki lang po natin ang bawat isa na kung saan magbili, kung saan magkalo, bakit? Dati siya lang pero sa'yo, nagsintilitin. Pagpray lang natin. Lord, hipuin niyo po ang puso ni ganito na siya ang pusang magbigay. Tingin lang. Kayaan natin na ang bawat sa'yo magpusang. Nakapagawa rito. Huwag natin pero sa'yo. Kayaan natin ang bawat sa'yo pusang maglikod. Amen. Nakusang ang bawat sa'yo magbawang buhay. Amen. Wala naman pusang. Wala naman pagkita niya. Amen. Yung ayaw sakit sa KJ, gustuhin na. Yung ayaw sa likod ng Diyos, gustuhin na. Yung ayaw magbigay, gustuhin na. Huwag natin mula sa iyo, natin bilhin. Ang pangamalong salita ng Diyos ay walang pita. Ipinapahayag lang natin ang katotohanan kung sino tong hanggang. Mister, ganun lang naman yun eh. Amin ba? Hindi lang ang buhay. Amen? Magpapakan natin sa Lord. At susunod pa rin sa inyong lahat, si Barnabas ay apostol. Ito po ang heads ng church. Ephesians 4:11, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers, these are the heads of the church. Ito pa rin yung mga religion, may mga heads sila. Man-made po yan. Pero kung babasahin mo ang Biblia, Prophet Agabus, Apostle Peter, Philip the Evangelist, mga ganyan. So ito po yung heads and church, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ito po yung heads and church. Kung meron mga head ngayon ng mga church, hindi sila true church siguro. At mali yung kanilang mga heads. Matatapakunan ito. The word bishop is came from the Greek word episkopos. What does it mean? It means an overseer, tagapamahala. And it's not a title, it's not an office. At pag sinabi mo an elder in the body of Christ, an elder in the church, it means a leader. Not exactly siya ay matanda sa edad, kung hindi yung posisyon na mataas siya. Tagapamahala. At ang Greco niya ay Presbyterian or Presbyteros, na another English term is Presbyterian. A Presbyterian, an elder in the body of Christ. I am an elder in the KOJ, but I am also an elder in the body of Christ. This coming May, naimbitahan ako sa ibang church, para mag-aaral doon sa kanila yung fellowship. Hindi ko alam kung tatanggapin ko o hindi. Pero lagi nila ko sinisip nila para magpunta. Because I am an elder, not only in the KOJ, but also in the body of Christ. Saan matatagpuan si Barnabas ay Apostoles? Gawa, 14:14, si Barnabas ay Apostoles. Si Pablo rin ay Apostoles. Gawa, 14:14. Nagmula sila sa prophets and teachers. They were prophets and teachers. Then they were promoted into apostles. Gawa 13:1-3. Gawa 13:1-3. At habang sila ay nag-worship and fasting, pwede pala yun, hindi lang prayer and fasting, worship and fasting. And the Holy Spirit said, the Holy Spirit spoke, nagsalita ang Holy Spirit. Eh kung lakas lang yan eh, bakit magandang salita ang Holy Spirit? Kung lakas lang yan. At ano ang sabi ng Holy Spirit? Separate for me, Barnabas and Saul.
or the works of the ministry ay entrusted to them. Nakikinig pa po ba tayo? Ang pagiging apostoles, propeta, ebanghelista, pastor at guro ay bigay ng Diyos, hindi bigay ng tao. At gusto ko sabihin sa inyo, never in the history of the church na ang iglesia ay pinamunahan ng kung sino-sino. Ang iglesia ay pinamunahan ng mga apostoles. You cannot put up a church. You cannot establish a church or pioneer a church unless you are an apostle. At ang pagiging apostoles ni Barnabas at saka ni Pablo ay tinanggap ng mga naunang apostoles. Hindi sila kasama sa 12 original apostles. Sino-sino yung mga 12 original apostles? Si Peter, si John the Beloved, si James na kapatid ni John, di ba? Si Bartolomeo, si Judas Tadeus, et cetera, at yung isa, si Judas Iscariote, na nagbigti. Dahil pinagkanulo si Kristo. Ang si Judas ay nagbigti. Dati rin sumasara ako sa pasyon, patungan. Alam mo kung bakit? Kasi pagkatapos mo kumantan, magkahain dyan. Totoo. Tapos sumasama rin ako sa mga posisyon ng walang panahon. This is a true story. Kasi hindi magaganda rin eh. Ave, Ave Maria. Tapos lalo na pag yung mga revolto, inilagay sa mga mayayaman yan. Ang sarap sumama. Diba? Tapos, di ba, di ilalagay ngayon ng punto sa mayayaman? Ang sarap ng pagkawal ko. Tanaka. Pero pag mahirap, pero pinalagay ng punto sa mga ba? Ipag-iisipan ko. Pero pag mayayaman, sa mga ng Diyon, sa di mga ganyan, si Donya, alam mo si Donya Buting, very generous talaga yan. Magpapakahit talaga yung grabe. Kasi ang paniniwala ni Donya Buting, sa Diyos yun. Ibabalik ng Diyos, hindi naman binalik ng Diyos. Ito naman kami. Tol, kain na tol! Matapos ka na mabuta. Mabi. Di ba tapos, yan mo na mag-i-stay yan, di ba? Sa mga susunod na panahon, kukuli na malal. Alam mo ba ang nanay ko? My mother was very religious person. Lagi siyang nag-rosary everyday. Hindi niya nakakalimutan yan. Kahit pipikit-pikit yan. Everyday yan. Pero despite na yung nanay ko nag-rosary everyday, nanay ko to, hindi niya pinanay yan. Hindi ko yung dismiss ko mo nanay dito. Kahit nag-rosary daily ang nanay ko, ang lakas pa ni kami. Ayaw pa ng mga malaan pa na mes. Ano nga? Kasi talaga yung mga Pilip eh. Mga. Kasi ang lakas pong mamilo ng alak na nabi. Kasi ang lakas pong magmura. Pero lagi naman nag-rosary araw-araw yan. Ang dami namin tumuto sa bahay namin. Minsan na, tinamaan na ng kidya na hati. Kinagtagalanin ko. Totoo ito! Tinamaan ng kidya yung repulto namin, o. Oh. Hati talaga, eh. Siyempre, simento yan, eh. Chok yan, eh. Kung naman ang laser, meron pa rin, ano yan, eh. Alambre. Kinagtagalanin ko. Ako yung Diyos ko. Ganyan paniniwala natin ang unang panahon eh. Hindi naman sila i-criticize kasi hindi pa nila natatagal ang Spirit ng Diyos. But once I accept that the Spirit of Christ, no, matakalit mo na nila eh. Kanayayatan nyo kung maraming tao, bakit maraming sakit? Kung ano-ano ang sakit yung mga nasa katawa nila. Pagsamba sa Diyos Diyos, ang ito sa panahon na tayo. At once na sila ay sumamba na sa tunay na Diyos, nagkagalingan sila. Nakikinig pa po ba tayo? Ganon po yun, mga minamahal.
Kaya si Barnabas ho ay isang apostolis. Amin po ba? At Mateo Jesus, that Jesus Christ choose his apostles. And these are the heads of the church. Kaya alam niyo sa Biblia, may kinatawag na Diokrates. Sa 3 John chapter 1 verse 9 and 10, may tinatawag na Diokrates sa Biblia. Sino si Diokrates? Ito yung ayaw ng kilalanin ng mga apostoles. Ayaw silang tanggapin. Amen? Yung hawak ni Diokrates, sineparate na niya. Nagkikinig pa po ba tayo? 3 John chapter 1 verse 9 and 10, sineparate na niya. Lahat ng mga kapatid ang dumarating, hindi bukas ang pinto ni Diokrates. Maling espiritu. Amen? Not an encouragement, but a divisive person. Nakikinig pa po tayo? 3 John chapter 1 verse 9 and 10. Meron pa sa Biblia, sa unang hari 1, 5 to 10, sa unang hari chapter 1 verse 5 to 10, si Adonaiya, or Adonijah, sa Tagalog, Adonias, ang gandang lalaki. Pero alam na alam niya, hindi siya ang hari ng Israel. Alam na alam niya, ang hari ng Israel ay si David. At ang magiging successor ni David ay si Solomon. But he wants to be king. Despite na ito'y hindi niya tawag. Amen. Gusto kong sabihin sa ating lahat, kahit na gustuhin mong maging pastor at mag-aral ka ng Bible School, magmasalala, mag-doctorate ka. Pag hindi ka pastor, tandaan mo yan. At kahit hindi ka mag-aral, pag-pastor ka. Si Apostle Peter ay hindi nag-aral. Anong sabi ng Biblia, Acts 4:23, Apostle Peter and Apostle John were just fishers, man. And they were unschooled, they were ignorant. Hindi nga nakapasok ng preschool eh. Mga teachers na nga lang eh. But these are apostles of Christ. Kaya yung salitang Bachelor of Theology, Master of Theology, man-made lang lahat yan, I tell you. Man-made lang lahat yan. Kaya yung sinasabi lang, hindi ka naman nakapag-aral, hindi ka dapat maging pastor. Sino may sabi sa'yo? Ang Bible School ay man-made yan, Bachelor of Theology. The word Bachelor, saan ang galing yan? Master! Doctorate, saan ba ang galing yan? Nakikinig pa ho ba tayo? Kinag-aral kami hindi, kinagtapos kami hindi, kaya marunong ka mag-Inglis ko hindi, kaya marunong ka mag-Hebrew yung Greek ko hindi, kaya marunong ka mag-Aramaic ko hindi, magpastor ka, pastor ka! Pag tinatawag ka ng Lord yung mag-Hebrew ka, may tao pa ba dito? Kaya si Adonijah, eh alam naman niya hindi siya ang king. Dahil sa pangarap, pangarap, pangarap na hindi naman kalooban ng Diyos, inago niya kaharian kay Solomon. Pero nabiro siya. Lahat ng mga totoo at merong magtatangka na mabagsakin ang totoo, hindi na natagumpayan. Any rebellion will not prosper, I tell you. Rebellion or any na tinayo sa pamagitan ng rebellion ay hindi magtatagumpayan. Kapag meron kang nakita ng mga totoong lingkod na Diyos at alam mong mali sila, iwanan mo na lang sila and then don't say anything man. Let God judge them. Amen? At Diyos ang tumawag sa kanila ay let God judge them. Pumunta ka nila kung saan mo gusto at manatili ka rin. Amen. But don't say anything. Man against them. May tao pa mong marito. Judge not, or you will be judged. And we are not judged. At ang sabi ng Biblia, there will be time of judgment days. Hintayin natin yan. Nakikinig pa po ba tayo? At meron pa pong Absalom. Si Absalom na alam niya ang tatay niya ang hari,
Pero gusto niyang palitan ang tatay niya. Dahil sa pagmamahal sa posisyon, handa na ipapatay ang tatay niya. Kaawa-awa naman yung tatay niya umaalis na kahabihan ng iyak. Ang humahanting sa kanya, sarili niyang dugo at anak. Marami nagpapatay ang dahil sa gera. Marami nagpapatay ang dahil sa lupa at sinapit dahil sa posisyon. Ang tunay na Kristiyano, walang lahat sa puso natin niya. Ang tunay na Kristiyano, si Jesus ang nasa puso natin. Kung tayo buhay nandito, at ang layunin natin ay sa labing, hindi tayo magkatagumpay. At kung tayo naglilingkod, ang layunin natin ay sa labing, hindi tayo magkatagumpay. May tao pa ako ba dito? Pero nabigo din siya sa loob. Hindi na siya nagtagumpay. Meron naman at tinatakot. Matatagpuan natin yan sa 2 Samuel 15:1-6. At meron naman na tinatawag na si Jezebel. Matatagpuan niya sa 1 Kings chapter 18 and chapter 19, dalawang chapter siya. 1 Kings chapter 18 and chapter 19, si Jezebel. Sino si Jezebel? Si Jezebel ay asawa ni Ahab. At si Ahab ang hari, nakikinig pa po ba tayo? Pero si Jezebel ang gusto maging hari. Binubulong ba niya si Ahab? Ipatapad mo to! Ipatapad mo to! Ipatapad mo to! Ipatapad mo to! Sabi naman niya, yes, yes, yes. At dumating pa sa punto ng buhay ni Jezebel, ipapapatay niya si Elijah. Kaya ipinipong wala sila sa posisyon. Wala sa posisyon si Jezebel ay niya. Pero bulong na bulong kay Ahab. Ipatapad mo to, ipatapad mo to, ipatapad mo to, ipatapad mo to. At that is a yes ministry. Nangyayalig pa po ba tayo? Jezebel, Adonijah, Jeopardes, Absalom, etc. Do not imitate them. Amen. But imitate one of us. An encourager. Be an encourager to your friends. Be an encourager to your classmates. Be an encourager to your office mates. Be an encourager to our community, to our nation, to the nations of the world. Pag-i-encourage na tayo. Amen? Kailan dumating sa buhay ni Barnabas na siya nag-i-encouragement nang dumating si Kristo sa puso niya. Kapag dumating si Kristo sa puso mo ng totohanan, pinapasok mo yan. Magiging encouragement ka sa maraming tao. Amen? Ano pa natin pinag-aaralan? Barnabas, an encourager, an encouragement. So imitate, copy, and follow the good example of Barnabas. He is a man of encouragement. Be a man and a woman of encouragement. Make a difference. Make an impact to many people. Amen. I glad you to be. And be
pagkatiyak sa panunagat o sa kalangitan. Ipagkatiwala mo ang buhay mo, Jesus. Meron ka magkaramdaman, tingin mo ang kagalitan kay Jesus. Ano mang problema pagsubok laban ng buhay na iyong hinaharap na inalagin mo, Jesus? Ang iyong bang mga mahal sa buhay na hindi maganda ang buhay, malayo kay Jesus. At makamatay kung mga nalimbiyan mo, inalagin mo, Jesus. At sa oras na ito, tinatawag kay Jesus na ang buhay mo'y maging blessing, maging charismatic, maging pagpapala. First and foremost sa Kanya, give your life to the Lord. At kung may mga bisyo, kasalanan, may mga bagay-bagay na pinapaiwasan sa iyo, Lord, hindi ay nakakatulong sa iyo. At ikaw ay hindi nagiging blessing sa mga tao. Forgetting, repent from all that sins. Renounce all that sins. At sa oras na ito, buksan mo ang iyong buhay, ang iyong puso, ang iyong kaisipan. Ang lahat lang sa iyong iaalay mo ngayon sa Panginoon. Hallelujah. Kinag-aaral ng hindi. The Lord is calling to become an apostle. So be it. The Lord is calling to become a pastor, a prophet, and evangelist. So be it. In fact, itatrain ka naman ang Lord eh. Hindi naman pwedeng ilagay ka na lang, hindi nga itatrain eh. At kung merong pinapagawa sa iyo, Lord, may pinapabili sa iyo, Lord, gawin mo. At kung sakasakali na kapag salita ka na hindi maganda sa mga lingkod ng Diyos, hindi mo kinala, humingi ka ng tama. At iwanan mo sila sa Diyos. Bayaan mo sila. Hayaan mo ang Diyos ang umatro sa kanila. Kung sino man ang nagkasaan ng lingkod ng Diyos, let God judge them, wala makakataka sa Diyos. Nakita natin si Ananias at Sapphira, bumagsak, patay. At sa buhay na ito, marami tayong mga magagandang pangarap. Paano magkakaroon ng katuparan niya? Wala kang gagawin. Kinigil mo lang sa Diyos ang lahat. Kayaan mo siya at tumupad sa ating mga magagandang pangarap. So, sa ito, sama-sama tayong lahat, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. We will offer our lives to Jesus. We will entrust our lives to Jesus. We will give our lives to Jesus. Truly, God is the owner of our lives. We are just stewards. Pero kung magdamit sa ang parang tayo ng may-ari, at gusto natin diktahan ang ating buhay at ang buhay ng marami. But this time, hahayaan natin ang Diyos ang gumalaw sa ating buhay at sa lahat. Iaalay natin ang ating buhay sa Panginoon. At habang inaalay natin ang buhay natin sa Diyos, patatawarin tayo ng Diyos, mabaguhin tayo ng Diyos, magagalingin ka lang tayo ng himala ng Diyos. Kasagutin ang ating mga prayers, digit pa sa ating inaasahan ay ibigay ng Panginoon. So trust in the Lord. Oh, trust therefore. Hallelujah.
papalitan niyo siya, ibabalikan niyo sa prosobro pa. Walang natalo sa Diyos, walang nabigo sa Diyos. Ang sabi ko nga sa aking ate, na ako'y nagbabong buhay. Ante, magpasalaman po kayo, binago ng Diyos ang buhay ko. Walang reliyo na nakapagbago ng buhay ko. Kung ako'y nasa mali, bakit ko parang ihikayatin? Pero nakita ko na sa tama na ako ngayon. Maaaring hindi pa ang ating kinamulatan, hindi ata hindi pa ang ating kinagisnan. Pero nakita niyo ang pagbabago ng buhay. Nakita niyo ang pagtuwid ng landas. At nakita niyo ang pag-aalay ng buhay. At simula nang binigay ko ang buhay ko sa Diyos, October 4, 1995. Hindi ako natalo, hindi ako nabigunin, hindi ako binigo ng Diyos. Ipabalik ng Diyos kahit ang bilyon mo. At kahit hindi ibalik ng Diyos yan sa Diyos ng bulayan. Kung meron gustong mag-aalay muli ng buhay o mag-aalay ng totohanan ng buhay sa Panginoon, malatili lang na kayo kung nakakilig. Itaraswong dalawang kamay mo patungo ng langit. Huwag kang mahiya kung hindi ka nahihiya na nagpapalat ang mga bayan na pataas ang dalawang kamay. Mas lalang kung ay isang kamay, mas lalang kung hindi ka magpapalat mahiya na itaas ang dalawang kamay sa Panginoon. Panginoon, sa'yo ay nagkamali ang aking mga sinungaling.
Sumamba kami sa Diyos. Sinamba namin ang hindi totoong Diyos ng mga tao ang patay na hanggang ngayon patay pa rin. Sumamba kami sa mga ginawa lamang ng tao na hindi naman Diyos. Kami po'y naligawan namin sa lantas ng bisyo. Kami po'y nagkulang sa pananampalataya. Nag-aagam-agam. Kami po'y nagbantulot. At hindi namin ibinibigay ang the best para sa iyo. Pero sa ngayon, nagkulang ka. Kami po'y kumihingi ng tawad. Patawarin niyo po kami. Tapos sa aming puso kayo ng paglaki. Wala kong nambiro sa wala kong nambilit po sa grupo dito. Ikaw ang nagudyok. Sumulod lang po. Bukas na yun ang aking puso. Umasok kay Jesus. Take full control of my life. Father, I pray beginning this day be the Lord. Be the God and Savior of my life. Make me like Barnabas, the son of encouragement. An encouragement. An encouragement. Lord, allow me, Lord, to make an impact. Allow me, Lord, to make a difference. Lord, touch my life this day. And let my life touch many, many lives. And through my life, save people, Lord, in Jesus' name. And through my life, Lord, lead people to righteousness. Lead people to holiness. And lead people, Lord, to the right path of life. And Father God, bless me. Bless my. Ipagpalain niyo ang aking pinag-aralan ng aking tinapos. Ano mang talento meron ako. Ano mang salapin ng mga kabuhayan, meron ako. Kagaya po ni Barnabas, inialay po sa inyong panang sa oras na ito. The apostles are your representatives. They are only humans, but they are your representatives. If they will commit mistakes, Panginoon, you will punish them. But since they are the leaders of the church, we entrust them, Lord. Our possession to be yours kung saan ito nangangapan. Sama din sita, Panigan, ang buhay namin sa iyo. And as you come, as we come forward, Panigan, and give our lives unto you, maging lahat ng mga nakikinig at nakikinig. Heal our sicknesses and diseases. Perform miracles, God, in Jesus' name. At ang naman po ang aming forever sa oras na ito. Let it be granted, O God, in Jesus' name. Let it be granted. Bless their lives, many, many lives. And let their lives, Father
Sa ating mga at sa
malaman ko nga yung kuna dito yung mga nagpagpatuloy sa amin. Pati yung pamilyete lapit yung pagpaglamapin sa harapan, patuloy ko lang po sa dalit. Pero habang kapunta sila rito, para ipagpray ko habang kayo bumabalik ng upuan, kayo po ay nahit. Yung iba po ay nahit. Amin po ba? Bitawa po ba? Yung iba po ay nahit at yung iba naman ay hindi naman po lang pagbigay po ng ganap. Amin po ba? Pahihikutin ko lang po ulit ang offering. Bakit? Amin po ba? Kung pinagnasama ko nyo sila piyat, ninakaw ko yan. Hindi po tayo nalawak at hindi po tayo nalawak. Hindi tayo natamig. Hindi po makarating ang maraming lugar. At hindi po marating ang lugar. Pinunsa ko na lang po sana lahat yan. At totoo nga, kayo naman ang nagbibigil niya. Kayo naman ang tatalo ko dyan eh. Hindi naman ako. At nasa sa inyo, kapamahalaan kung anong gusto ninyo gawin dyan. At bahala na sa inyo, Diyos. Sige po, tayo po yung magkaroon. Naikutin po natin pahiging lahat ng puntahan natin. Nasa kubo man o wala sa kubo. Naiinitan man o nalalabiga. Puntahan po natin lahat at ilan po natin. Wala mo maging exempted. At kayong mga lumapit sa harapan at kayo rapit sa tatid lamang. Laging yung mga angkan at laging lahat na kanyang pamilya. At maaaring lahat ng sumusuport at tumutulong dito. At patuloy na sumusuport at tumutulong ay hindi na tumawag lamit. Pero kayo man ay pagpalain ang Panginoong Diyos ako. So sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Panginoong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Wala akong makasabi ang inyong pinag-ibayin yung manihin. For the Bible says what you did so. He shall also make. So Father in Jesus' name, bless them. The grant the good results of the hearts. And most especially, Father God, unite them in the eternal faith. Sapagat ikita, mahalin ka sa lahat, ang pumasok ng langit pagkatapos ng aming buwan sa ating bago. At yung mga magaganda po nilang pangarap, huwag nilang pupaparin ako. Ay pari-pari ka. Sobra pa sa kanilang iniinig. Jehovah Shammah, kasabay nito ay ang kapayapaan ng iyong sanggayan. Kasabay nito ay ang pag-ibig. Kasabay nito ay ang
sinasabi ng Panginoon. Kasabay nito ang mabubuting bagay para sa iyo at sa iyong bayan. Kasabay nito ang lahat ng mga pangarap mo ay matutupad ang sabi ng Panginoon. At kasabay nito ang paghahakot mo ng mas maraming kaluluwa. Sapagkat binuksan mo ang iyong buhay, binuksan mo ang iyong tahanan at binuksan mo ang iyong puso. Ikaw mismo ay magkakaroon ka ng kabigatan sa mas marami pa. Patusuloyin mo sila sa iyong tahanan sapagkat alam mo na sa iyong mga kamay, sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos sa buhay mo at sa lingkod ng Diyos, gagawa ka rin sa kanila ng mga magputing bagay. Gagawa ka rin sa kanila ng danasan. Ipapakilala mo sa kanila na ako ang Diyos na nagpala sa buhay mo at sa iyong sambahayan. Iipunin ko kayong lahat ang sabi ng Panginoon, ang buong inyong sambahayan ang sabi ng Diyos. Sapagkat ang nais ko ay buong sambahayan na maglingkod sa akin, sabi ng Panginoon. Kung paano na ikaw ay humarap sa akin at lumapit ang sabi ng Panginoon. Patuloy ko silang tatawagin. Hindi ko sila patatahimikin ang sabi ng Panginoon. Lahat ng wala rito ay magugulat ka sapagkat sasama sila sa iyo, sabi ng Panginoon. Sasama ang lahat ng mga mahal mo sa buhay. Sapagkat makikita nila na ako ang Diyos na kumikilos sa inyo. Na ako ang Diyos na gumagawa ng mga puting bagay sa inyo mga buhay. Kaya naman sila mismo ang magsasabi sa inyo na sila ay maglilingkod, sabi ng Panginoon. Hindi pa tapos ang mga marami pang magagandang bagay sa inyong buhay, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ay itinanda ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Hindi nagkataon ang gawain na ito, sabi ng Panginoon. Hindi nagkataon na kayo ang tinuluyan nila, sabi ng Diyos. Sapagkat noon pa ay inihanda ko na inyong mga buhay, sabi ng Panginoon. Inihanda ko na ang inyong mga pamilya. Inihanda ko na ang iyong sambahayan. Na sila rin mismo ay magkaroon ng kasiyahan sa pagtanggap ng lahat ng bagay na ito, sabi ng Panginoon. At tatanggapin nila ito ng buong puso, sabi ng Diyos. Walang hahadlang at walang haharang, sabi ng Panginoon. Sapagkat sa lahat ng haharang at hahadlang, ako ang hahawi sa kanilang, sabi ng Panginoon. Ako ang mag-aalis sa kanilang mga kamay, sabi ng Diyos. At mananatili na sila ay susunod sa inyo, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang layunin ninyo ay makasunod sa kalooban ko, sabi ng Diyos. Kaya naman, ang buong inyong sambahayan ay patuloy na maglilingkod sa akin. Tatanggap ng mga lingkod ng Diyos. Tatanggap ng mga pagpapala mula sa lingkod ng Diyos. Tatanggap ng mga aral at mga pangangaral ng mga lingkod ng Diyos, ang sabi ng Panginoon. Sila mismo ay magpapatunay na ako ang Diyos na magkikilos sa kanilang mga buhay. Patuloy akong gagawa, patuloy akong gaganap sa aking tungkulin sa inyong mga buhay. Patuloy kayong gumanap sa inyong mga tungkulin para sa akin, ang sabi ng Panginoon. Sa Father, as I am the Lord of God, oil is just an ordinary oil. But according to the Bible, it symbolizes the Holy Spirit. This is one of the emblems of the Holy Spirit. So as I lay my hands upon them, and anoint them in the Holy Spirit, Father, bless them abundantly. Kasama ng mga kanilang pag-aaral sa mga negosyo, pag-aabot ng mga mahal sa buhay sa amin, lahat po ng magaganda ng mahal ng puso ko ay mangyari pa rin ako. So, Father, I miss the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Kurabasa, karabasya, karabakawala, liurabakawala ba siya? Kurabasya, tayo nagawin sa inang iyo, na pangilis ng Diyos, Father God. You are facing trials and problems right now. Or perhaps will come in the days to come. But the Lord is saying unto you, don't worry, my child. I will go with you every time. And I will give you hope. Say it, God. Maraming nakakamisal talaga sa iyo. Maraming hindi nakakaintindi, hindi nakakaunawa sa iyo. Kasi ang voice mo, makakainay. I understand you, my child, say it, God. Thank you.
Sige tayo po ay yung Lord. Bigyan po natin ang pag-alab ng ating Diyos. Amang Diyos, sa pangalan ng iyong buktong na anak ng aming Panginoong Jesus, salamat po o Diyos sa dalawa pong araw na gawain sa lugar na ito, Panginoon. Hinihingi po namin o Diyos, patuloy mong itarap ng malalim sa aming mga puso. Alam po ng aming narating, Lord. At patuloy po kami, Lord, gabit po. Matindi, O God. At patuloy po namin, O Diyos, ibibigay ang aming buhay, Panginoon. Hanggang huling hininga ng buhay po namin, O Diyos. Kami po, Lord, ay magpapagamit sa banal mong pangalan. Lord, salamat din po sa ginamit mo, Lord. At ano man ang plano ng kaaway sa buhay niya sa kanyang pamilya, ipinabagsak po namin, Jesus. Pinakalig sa pangalan mo, Jesus. Tututuo, Lord, napakaganda po ng ginawa mo sa dalawang araw na ito, God. Lahat po kami gagamitin mo, Lord, mighty and effective. At patuloy po kaming kaisa ng lingkod mo, O Diyos. Hanggang sa huling pagbabalik mo, Panginoon. Wala pong babalikan ang kaaway sa bawat isa. Bagkus, Lord, kami po'y lalago, lalaki ang iglesia nito sa pinagkatiwala mo sa lingkod mo, Panginoon. Oh, God, thank God. Salamat po sa iyong lingkod. Patuloy mo siya, i-anoint. Patuloy mo siya, Panginoon, bigyan din ng palakas na kapangyarihan, Panginoon. Lahat po ng magagandang pangarap niya, Panginoon, patuloy mong ipatupad. Lahat ng promise mo, Lord, sa kanya promise, Lord, patuloy na po itong mabilis mo, Lord, ipatupad mo, Diyos. Kaya, Ama, salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nakaisa sa gawain ito, Diyos. Lahat na po ang bahalang magbalik po sa kanila, Panginoon. At dalangin po, Diyos, sa aming mga pag-uwi, O God, mamaya, ay wala pong atake ang kaaway, ang aksidente, o ano pa man na pinaplano ng Diablo sa oras na pinatali namin sa pangalan ni Jesus. Ginawasak namin, Satan, you are powerless in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Kaya po, Panginoon, salamat po na tuloy nga, Lord, dalawang araw po kami na puno, O Diyos. Kaya, Lord, maulit po muli ang mga ganitong gawain sa iyong lingkod na ginagamit mo sa muling kapanahon. Kaya, Panginoon, wala na po kaming masabi kundi maigat po namin ipinabalik ang lahat ng mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Kingdom. There's so much love in the kingdom,
much love in the kingdom. There's so much love in the kingdom.